Ang babaeng ito ay nagpasok ng barya sa makina. Pagkatapos ay ilagay muli ang iyong daliri. Ang makina ay nagdura ng isang piraso ng papel. Sa itaas ay nakasulat ang katandaan. Nang makita niya iyon, tuwang-tuwa siya. Ngunit nang siya ay tatalikod na at aalis. Lumalabas na ang kahulugan ng katandaan, ay sinasaksak hanggang mamatay ng isang matanda. Ito pala ay isang makina na maaaring hulaan ang sanhi ng kamatayan. Isang patak lang ng dugo at isang barya. Pagkatapos ay malalaman ang sanhi ng kamatayan. Sundan natin ang susunod na lalaki. Sa papel ay nakasulat ang isang parachute incident. Pero may takot siya sa matataas. At hindi kailanman mag-skydive. Kung gayon, bakit nakasulat sa papel ang sanhi ng pagkamatay ng incident skydiving? Kahit noong litong-lito pa siya. Pagkatapos ay dumating ang mga kaibigan. May nakasulat pala sa papel na parachute incident. Isinasaad na ang insidente ng skydiving ng ibang tao ang pumatay sa kanya. Ang pangatlong tao ay ang lalaking ito. Matapos niyang makita sa papel ang sanhi ng kanyang pagkamatay. Pagkatapos ay nagsimula siyang magduda sa sangkatauhan. Sa papel ay nakasulat ang hot girl. Hot girls, walang namamatay dahil sa isang sexy na babae. Naisip niyang baka nalin lang siya ng makinang ito. Kaya wala kang pakialam. Pero ngayong araw ay naimbitahan siyang mag-swimming muli. Pero may nakilala akong sexy na babae. Nakita siya ng dalaga na nakaupo sa dalampasigan na walang magawa. Kaya gusto kong hilingin sa kanya na tulungan akong mag-apply ng sunscreen. Sa sandaling ito, bigla niyang naalala. Ang papel na hinuhulaan ang kamatayan na kinuha ko mula sa makinang iyon ilang araw na ang nakalipas. Kaya nagpanik siya at gusto nang makaalis dito. Ngunit sa sandaling tumalikod siya. Tapos tinawag ulit siya ng Kai Girl. Kakabalik niya lang, isang babaeng nag-aapoy ang buong katawan ang sumugod sa kanya. Nakasulat pala sa papel ang salitang Hot Girl. Ito ay isang pagtukoy sa isang batang babae na ang buong katawan ay nasusunog na sumunog sa kanya hanggang sa mamatay. Ang pang-apat na tao ay babae. Kahanga-hanga ang kanyang mga resulta. Sa papel ay may nakasulat na Through the Air. Umuwi, masaya niyang sinabi sa kapatid ang dahilan ng kanyang pagkamatay. Nang marinig niya iyon ay nawalan siya ng pasensya. Zuyen, nananaginip ka ba? Huwag mo na akong pahirapan mag-aral. Maya-maya ay malakas na ang pagtatalo ng dalawa. This time si ate, ibinato ang relo sa kapatid. Sa tingin mo ba mamamatay siya ng ganoon? Siyempre hindi. Makalipas ang isang segundo, talagang naglakbay siya sa himpapawid patungo sa larangan ng digmaan 100 taon na ang nakalilipas. Pinaghahampas na ng mga sundalo ang kanilang mga baril sa kanya. Susunod, sundan din natin itong huling tao. Sa kanyang papel ay nakasulat ang salitang bear. Napaisip siya, dahil ba sa bote ng bear apdo ang pinakagusto niyang kainin? Para sa pag-iingat, tinalikuran na niya ang pag-inom ng pulot. Sa puntong ito ay binuksan niya ang refrigerator at kumuha ng isang bote ng beer. Pero pagkasara pa lang niya ng ref ay biglang sumulpot sa harapan niya ang asawa. At nagdala ng isang mangkok ng marshmallow at tinanong siya kung gusto niyang kumain. Siya ay nasa ulirat. Ang sabi ni Mrs. ay wedding anniversary na bukas. Tanungin mo siya kung gusto niyang magkampang sa ilang tulad noong una kaming nagkita. Hindi siya makatanggi, ngunit kapag pumasok siya sa kagubatan, lagi siyang natatakot na may makasalubong siyang oso. Kahit na natutulog sa kanyang asawa sa isang tolda sa gabi, pagkatapos ay kailangan din niyang hawakan ng mahigpit ang palakol. Buti na lang dumating kinaumagahan. Hindi siya nakatagpo ng oso. Ngumisi siya, pakiramdam niya ay dinaya siya ng makina. Kaya pag uwi ko, inilabas niya ang paborito niyang bote ng apdo ng oso. Ngunit makalipas ang isang segundo, isang oso ang biglang lumabas sa basurahan. Ang kwentong ito ay nagbibigay sa atin ng aral. Huwag bumili ng basurahan na masyadong malaki. Dahil baka isang magandang araw ay may isang oso na gumigapang dito.